AR platform. So yan. Ganda ng weight. Yeah. Yeah. Pati charging handle, oh. Yeah. Lambot lang. I think sir ano, Sir Jun, may adjustment lang siya sa ano, sa trigger. Pansin mo lang. Oh. Pero konting ano yan, himas yan, ready to go yan. Mga isa nating shooter sa Region 1 yan ang gamit niya eh. So far wala siyang problema. Si Pre. Firing, firing. Three rounds, sir. Three rounds, three. Ready. Yun, no? Hindi na pala kailangan galawin yung trigger, sir. Kaya-kaya na. World class trigger finger. Eh. Naman, eh. Hindi, world class trigger finger lang pala kailangan. Hindi, trigger yeah. Modification. Safe. Yeah. Yeah, yeah. I think it's better. Pagayan. So yun, mamaya try natin i-run ni Sir Jun itong ating ano. Try natin i-run. Yeah, sarap, sarap. Okay, target board clear. So with Sir Sid Lucero, no, meron tayo itong 10 rounds ng S9 DBB po na PCC ng shoot ng ating UDMC. So again, alright. So natakpan na natin yung, yung plate pala. So yun. You know what my favorite part of UDMC is? Yeah. Ida, the three stars in the sun. Yes. Actually, yun din ako. Favorite ko sa kanila. Yeah, yeah. Parehas tayo, sir. Pwede mo gawing ano yun eh. Parang yung naka-texture pa sa likod. Yeah. Yun na yung pinaka-slide mo. Proud Filipino product, di ba, sir? Always. Yeah. Always. That is why yun yung objective natin sa Wangan Pilipinas. Promote local products, sir. Firing. Ready. Okay, Sir Sid Lucero S9 DBB ng UDMC po. Rocket, asagad sir. Okay. Ready? All right. Oh, yun, no? Yun, no? Look, oh, pinatamaan pa yung mga plates natin. So, what an accuracy, no? So, I think we have to check the hits. So, check natin. Alright, enjoy, sir! So, yan, no? Yan po yung patama niya with that distance po. Almost, we have more or less 15 meters po ang layo. So, yun, maraming salamat po, Sir Silvacero, sa opportunity to test the UDMC S9 and the Black Knight po na caliber .45. Sir, maraming salamat po sa opportunity, sir. Sir, my pleasure. Thank you for having me. Yeah, yeah, yeah. Salamat. Salamat yeah. UDMC. Yeah. One gun Pilipinas, sir. One gun Pilipinas. Yeah. Target board clear. Target board clear. So, anong gagawin natin? Titignan natin kung kaya natin putukan ng mabilis na tagdadalawang balay yung dalawang target board. So, stock trigger po ito. Siyempre, alam naman natin, pag stock trigger, medyo matigas pa ng konti yan. Pero let's try. Kung kaya natin ipasok ng mabilis ang mga bala dyan sa dalawang target board. Ready? Up! So, yun. Nag-delta yung isa. Alpha. Alpha, alpha. So, kahit matigas yung trigger, naipasok pa rin naman natin sa board. So, konting galaw siguro, mas mapapaganda pa natin yung patama. Okay. S9, DBB, UDMC. Balloon shooting. Ready! Up! Ready! Up! Okay, tinamaan. Maraming salamat. UDMC, One Gun Pilipinas. So again, happy birthday po sa UDMC, no? So meron tayo ngayong S9 DBB na PCC ng UDMC po. This is locally manufactured PCC po ng UDMC, no? So it pinutok natin kanina, wala tayong masabi, it performs well. So tactically speaking,
Ang kita po ninyo, may dalawa tayong lobo, no? Yung maliit po na lobo ang babarilin natin, yung malaki po, it resembles po ang hostage taker. Let us see kung tatamaan po natin, ano. Actually, hindi ko pa masyado kabisado yung site nito, although factory sealed. Let us try kung tatamaan po natin. So, ayun. Meron po tayong isang bala, load tayong dalawa, pero isa lang po dapat ang iputok natin. So, subukan natin. So, I think this is a more or less 7 meters. Alright. 1, 2, 3, okay. 1. Ready? Ayaw makipag-negotiate. Very willing na siya putukan ng hostage taker. So, wala na tayong option. Ang order, kailangan na po siyang i-take down. Ready? Up! Tinamaan po natin. So far, successful tayo. Take down ng hostage taker. Save po ating hostage victim. Magandang tanghali po. Human firing range, UDMC review po ng kanilang S9DBB. So this time, ang puputok po ay si Sir, si Ma'am, ano, Maria Joanna ng Team Cats. Last time, pumutok sila sa Pattaya, Thailand. Sila yung mga pambato natin sa world shoot, ano. So kasama rin natin sila sa One Gun Pilipinas. So Mr. and Mrs. Catalan po ang kasama natin ngayon, ano, from Team Cats. So this time, siya po ang puputok ng ating PCC ng UDMC. So alright, ayan na, nagre-ready na si Ma'am. So ayan, pwedeng ready na tayo ulit. So usually, titignan natin, tignan mo nyo pag tama po yung angle natin, no, sa paghawak ng baril. Malaking bagay po yan, nakakatulong sa atin to more accurate. So so with Master Barroso, One Gun Pilipinas, Master Barroso. Yan ang bagong siga ng Bucor firing range. Yeah. Yeah. So mga tropang One Gun, nandito lang si Master Barroso. Huwag niyo siyang kalilimutan. Oo. Ayan, yan, yan. Hindi ko nadala yung 38 eh. Magpapaturo sana ako sa aking 10-5 na 38 kay Master Barroso. I don't know kung kaya kong itama yung 10-5 na yun. So subukan natin sa Sabado. Ito, si Master Barroso kasi expertise talaga nito, revolver eh. Kasi panahon ni Lito Lapid yung panahon niya. Oh, yun. Oh, yeah. Tama, tama. Oh, panahon ni Lito Lapid. Ang dami din yung pan. Yeah. So yan, ang daming ano, no, tropa natin dito, Bucor with... sagad na din po. Kahit babae. Let us try. Mm-mm. Sagad na po. Opo, opo, yan na po yan. Oo. Ah, talagang gusto mo extended, ma'am? Hindi, yung hip firing. Ah, okay, sa ano mo, sa maneuver, weapon control. Okay, I'm sorry, kala. Oh, weapon control. Usually, ma'am, ang ginagawa ko diyan para hindi ko na ginaganon, yung ginaganon ko na lang sa dulo. Para iyan ba? Yes, yes, yes. Black Waters ang datingan mo niyan, ma'am, Black Waters. Ah? Oo, oh, yeah, yeah. Tactical shooting na ano. Tactical maneuver na. Weapon control na ano. US Army ka na, ma'am. Tapos si Master naman. Yeah. Alright. So, mag-dump. Again, another mag-dump with Ma'am Maria Joanna of Team Cats and One Gun Pilipinas. Yeah. To be sure, ma'am, hilayin yung bigla. Hilayin yung bigla, ma'am. Yeah, hilayin bigla. Yan, ayaw. Ah, may technique dyan, ma'am. Hawakan mo dito. Tapos sila, tukod mo rito sa dito, ma'am. Tukod okay, mo sa balikat. Yeah. Okay, bigla. Yan ba? Alright. Ready. Very stable, ma'am. Ang galing, ah. Remove magazine. Wala siyang diyan, kung ganda. Yeah, yeah, yeah. Si Sergeant Pre ng Region 1 ginito gamit sa laro. Pinagalaw lang niya ng konti yung trigger. So verify, ma'am, let's verify your ano, hits.
Wow! Alright, first time! First time! So it's about 20 meters po, malayo na masyado yun, ano? Pero look at the hits, no? Thank you. Okay, very good, ma'am. Mahusay. So siguro I'll try, ano, no? Bro, takpan mo, shooting on the move ako. Bro, pakitakip lang. Shooting on the move. Try natin shooting on the move siguro. Ayan, kasi ako, na-train kami naman yung sling ng baril. Parang ano sa Navy ka na. Ay, that is the difference. Sila ma'am, sanay silang pumutok ng walang sling. Kami po kasi hindi talaga. We are trained po. Use the sling. Like that. Nice. Again. So, subukan natin. Shooting on the move po tayo. Okay na? Ito, first time, hindi ko pa alam ang side nito. Pero tignan natin to prove the accuracy of this PCC. Susugod tayo, advance tayo sa target na gumagalan habang pumuputok po. Shooting on the move. Okay, ready? Ha! Iba-ibang angle, no? Pumasok naman po. So, 17 rounds kanina. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ulitin natin ang bilang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So, lumabas. 4. Pero musupit. Pumasok. Gumagalaw tayo. So, maraming salamat po. Another, ano mamaya, gagawa pa tayo ng mga drills sa itong PCC na yun. Hanggang sa makabisado po natin. Salamat po. So ayan, may dalawa tayong lobo. Again. So ito ang ating gagamitin ngayon, ang UDMC S9DBB. This is 9MPCC UDMC po, no? So, pistol caliber carbine made in the Philippines. 3 stars in the sun by UDMC, you know? So, marami na rin pong gumagamit nito, nakakilala natin. Shout out kay Sir Johnson Pre ng BJMP, no? Sir, I know, ginagamit mo ito sa competition, no? So, para sabi mo nga, wala kang complain, maayos po yung PCC, no? Ngayon po, this is the opportunity na masubukan po ito. This time, nasa tactical setting tayo. Again, may maliit na lobo at may malaki doon sa unahan na ating downrange, no? So, ang objective natin, babarilin natin yung maliit na lobo. Ganun pa rin, it resembles po na yung maliit na lobo ang hostage taker, yung malaki ang hostage victim. So, let us see, pang-compete or tactical, kaya ba nitong ating UDMC S9DBB. Okay? Load and make ready. Ayan po, no? Ang gamit niyang magazine ay Glock. So, ayan po. So, I think yung mga Chris Vector na 9mm magazine, pwede rin po dito siguro. Fit naman po yung Glock. Ibig sabihin, yung magpipit din po yon. So, yan po. AR platform po ito. No? Tignan nyo. So, ayan. Pumasok na po ang bala. So, let's try. Kung itatama po natin yung, tatamaan natin yung lobong maliit. Ready! Up! Tinamaan po natin. Teka lang, baka tinamaan yung hostage victim, di ba? Buhay. So yun, no? Ito po yung tama natin ng 9mm, no? Ito, paki, ano? Yan. So yun, approve natin. Tactically,
we can use this PCC po, hostage situation, kaya po niya. So nakita nyo naman, pag angat po natin, pag putok natin, pasok po ang bala. So again, nothing to prove, okay po yung barrel. Ang dami na rin natin putok kanina, wala naman tayong naging experience sa jamming. I think yung mga gusto po ng medyo affordable po, budget friendly na PCC, ito na po ang gawin ninyong option. Maraming salamat po, UDMC One Gun Pilipinas. So yun, tapos na tayong pumutok. So far, wala po tayong naging issue kahit sa alinman dito sa mga unit na pinutok natin. Ano? So, kudos sa UDMC. Mambian, will you please come for one, no? So yun, yung mga agam-agam ng mga kaibigan natin, inaabangan din to ng mga tropa sa One Gun Pilipinas. Actually, na-delay tayo ng konti, di ba? Dahil sa PTT. Opo, kasi kailangan talaga natin ng permit to transport pag mag-test tayo ng baril. So, sabi nga natin sa One Gun Pilipinas, kailangan natin sumunod sa batas, no? 10591 is our Bible, no? So yun, na-delay po yung ating schedules. Pero yun, sa madaling salita, natuloy naman po yung mga tropa natin, ma'am, na marami kasing nagsasabi na pangit yung rifle, nagja-jam yung itong DJS. So far, marami nagre-reklamo na ganun daw. So, na-prove natin mali. Actually, may mga friend din po kasi ako dati. Shout out kay Jose Maria Cinto po, no? Sergeant Jacinto ng One Gun Pilipinas at kapatid ko sa Iglesia ni Cristo at kasama ko rin po sa Alpha Phi Omega, no? 2016 po kasi meron po si Sergeant Jacinto nito. Actually, courage na bumili po ako nung una. Pero marami akong narinig na pangit na kwento. So yun, never po akong humawak ng UDMC rifle before kasi sa dami ng mga pangit na naririnig ko. Pero ayun na nga po, nagkaroon tayo ng opportunity ngayon with Ma'am Beam at matestong mga baril. Marami-rami na po yung pinutok namin. So far, wala kami na experience na jam. Siguro yung ayun na nga po ang issue kanina, kausap ko yung isang gunsmith nila. Mostly daw yung mga binibiling baril, nilalabas sa pabrika, okay. Pag binabalik sa kanila, may mga galaw. Ibig sabihin po, pinapagalaw ng mga bumibili yung rifle. So dapat po, kung binili natin yung baril, kung kanino po natin binili, kung mayroong modification, doon nyo rin po dalhin. Tama ba, Ma'am Bian? So wag po kani-kaninong gunsmith. Kung binili nyo kay UDMC ang rifle, may gusto kayong gagawing modification, dalhin nyo sa kanila. Para po talaga yung issue ng baril o yung gusto nyong gawin sa baril, ma-address po ng maayos. Kung palalabutin nyo ang trigger o sobit, dalhin nyo po sa kanila. So, doon po natin makikita kung defective talaga yung baril. Pero kung bibili natin ng baril na maayos, ipapagawa natin sa labas at ibabalik natin sa kanila na sira at magre-reklamo tayo. That's not fair naman po. So, yun po ang advice namin. Kahit ano pong ano, no, gumagawa manufacturer ng baril. Pag nagka-problema po kayo, ibalik nyo po sa kanila. So, kasi sila po ang gumawa ng baril. Mas alam po nilang i-treat yung problema ng baril. Yes, sir. Tsaka so, hindi naman malayo, sir. Dito lang naman sa Pilipinas. Yes, yes. Hindi sila mahihirapan. Opo, opo. Yun po yun. Paranaque lang. Ano, I have the opportunity last time pumunta ako sa inyong opisina. No? So, malapit lang. So, may mga trusted po tayong gunsmith. Maski ako, meron din po ako. Pero, pag usapang baril na bago na binili natin at local manufacturer naman, ibalik natin sa kanila. I heard yung mga ano rin naman, the same thing with Arms Corps, pwede rin, di ba? Ganon din naman si UDMC, may after, ano naman sila, after sales service naman po sila. So yun, babalik tayo sa mga unit, ano? Wala po tayo naging issue. Itong PIBAR, I think, para sa akin, maganda ito. Nagustuhan kong performance din ito. The same with DGIS. Ito po, itong S9. S9 po na ito, mayroon tayong tropa si Sergeant Johnson Presser. Ayan, na-shoutout kita, sir, ha? Ito, alam ko, ito yung ginagamit mo sa ano, no, sa competition. Kanina, nag-PM ka sa akin. Sabi mo, yung gusto mo ma-shoutout. Yeah, yes, sir. Alam ko, ginagamit niyo po ito. Nagcha-champion naman po si Sergeant Prey Johnson. BJMP po yun. I think from Region 1. Member natin sa One Gun Pilipinas. So yun, sir, siguro makaluwag-luwag, baka sakali, kukuha ako nito. Nagustuhan ko rin po yung performance niya. No? Siguro, hindi ko lang lalagyan itong ano. Gusto ko kasi magaang. Siguro lalagyan ko lang ng manipis-nipis na muscle break. Siguro lalagyan ko lang ng foregrip. Meron na akong panglaro at meron na akong home defense po na PCC. So yun, so far, naputok din kanina ni Sir Jun Catalan. Wala. Yes, alam niyo po kanina, no? Rotelio Francis Mangbiana, no? I do not expect na ganun yung bilis. Gaya nga na sabi ko minsan, hindi natin kailangan ng trigger modification. Ang kailangan natin,
Wordcraft trigger finger. Po, no? Dapat magaling po kayo sa finger. Ah, sa finger po. Baka ma-miscout na naman ako. So, yun. Yun po. Wordcraft trigger finger po, mga kababayan. So, yun. So much for that. Na-prove natin na yung mga haka-haka sa UDMC product, firearms, ay mali. Wala po tayong naging issues. More or less, ang naiputok namin ngayon na 556. Siguro, more or less, itong DJS thing, I think, mga nasa 100 plus. O, itong isa siguro, ganun din. O, so, kung may problema ang baril, dapat, siguro, more or less, 50 to 100, meron na tayong issue nakita. So, parwala po. Same thing with this pistol, no? Sinubukan din kanina ng ating world class shooter na si Sir Jun Catalan at yung kanyang wife. Ganun din po kay Sir Sindocero kanina, maganda comment, Master Barroso, na testing nila. Ang inyong lingkod, ganun din po. Stable daw, sir. Yes, yes. Actually, ang nagustuhan ko rin yung grip. So, pagtitingnan nyo po, ang grip po, pasok na pasok po yung kamay natin, alam mo. Lalo kung ito po ay pinasitive grip nyo pa, ito po. Ito po ang tama po na pag-grip natin, lalo pa ganito po ang 1911. So, pasok na pasok po sa kamay ko. So, yun po yung nagustuhan ko. Tapos, ang dali pong mag-acquire ng target. Kahit po, tingnan nyo, wala tayong optic dahil masyadong mataas yung front sight. Madali pong makita. Madali po siyang makita. So, yun po. At ang pinaka-special para sa akin sa mga bagay ng UDMC, ito pong 3 stars in the sun. Yan. Alam nyo ho, idol ko kasi si Francis Magalona. No? Sa malangit na wapo ang aking idol. So, tignan nyo po. Puro meron siyang ano. Lahat po meron. So, mahalin po natin ang sariling atin, sabi nga po. 3 stars in the sun. So, maraming salamat, Ma'am Bean, sa opportunity na matest yung mga produkto nyo. Hopefully, yung mga kababayan natin na magkaroon po siya ng other option. Maraming locally product, locally produced firearm po na reliable, accurate, at affordable. Natin yung sabihin, tipper, affordable. Iba po kasi pag sinabi natin, tipper, ang pangit ng impact, ano? Affordable is budget friendly. Yan. Yeah, okay ba yan? Yeah. So yun, so much for that, Ma'am Bean. Maraming salamat po. UDMC, Bangan Pilipinas, mga tropa natin sa... Hi, sir! Please! Ay, si Ate Bisita, sir. Saan ba ako? Yeah. Mapalam na ako. So, dito, yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Oh, may honor na ang ating po kasama sa Bangan Pilipinas, ang showbiz personality daw po. Si Sir Sincero. Love you, sir. Salamat po. No, thank you so much. Salamat din sa lesson. Yeah, yeah, yeah. Alam na. I hope yung... kanina, maging consistent na, sir. I'm trying. Yeah, yeah, yeah. Thank you, sir. Thank you. Thank you so much. Maganda nga po, Bangan Pilipinas.